Hello po sa ating lahat dyan. Welcome back to my channel, mga kamamsiko. Nandito na naman po tayo sa umagang ito upang mag-share na naman ng ating dagdag kaalaman dito sa ating mga pangpaswerte or pungsoy, mga mamsi. Ang pag-usapan po natin ngayon umagang ito ay ang tungkol sa ating mga wallet, mga kamamsi. Ito po pala ang ating mga wallet ay kung sa pungsoy, mga mamsi, ay huwag po kayong magagalit sa akin, mga mamsi, dahil ito po ay isinishare ko lamang po sa inyo ang hindi magandang mga bagay na ating gagawin sa ating wallet, kung kaya siya po ay palagi pong nauubusan ng mga laman, mga mamsi, ng mga pera natin, mga mamsi. Lalong-lalo na po sa ating mga OFW, mga mamsi, na kung saan sa ating mga wallet ay nilalagyan po natin ng mga picture ng ating mga anak, ng ating mga asawa, mga mamsi, ng ating pamilya. Ngayon po, mga mamsi, ang ating pag-usapan ngayon ay about dito sa topic na ito, mga mamsi, na tungkol sa nilalaman ng ating mga wallet or sa nilalagay natin sa ating mga wallet. Ngayon po, mga mamsi, kung gusto nyo pong malaman at kung gusto nyo pong swertihin na sa ating buhay at makaipon sa ating mga unti-unting pira, mga mamsi, na pinaghihirapan, ay panoorin nyo po ang videong ito dahil ito po ay tungkol sa ating mga pangpaswerte na isa na naman sa ating mga gusto kong ipaalam sa inyo, mga mamsi, na ganito po ang ating gagawin sa ating mga wallet. Kunwari, mga mamsi, sa wallet ko ngayon, mga mamsi, ay talagang naniniwala kasi ako, mga mamsi, na talagang sa ating wallet ay kailangan po nating irespeto ito, mga mamsi. Dahil ang wallet po nating ay kailangan pong nakasiparate lahat ang mga kailangan nating ilagay dito. Ang wallet po ay para lamang sa ating pera. Kung kaya, mga mamsi, kung halimbawa meron kayong mga ATM card dyan, yung hindi pa expired, or kung expire na, mga mamsi, huwag nyo na pong ilagay sa ating wallet. Lagyan po natin ito, lahat ng part ng sa loob ng ating wallet ay lagyan po ito ng pera. Wala po tayong ibabakante dito, mga mamsi. Pero yung parehong halaga, mga mamsi, katulad ng 100, 50, 20, or 10, or yung mga 5 lamang, mga mamsi, or katulad sa amin dito, mayroong 1 ringgit, ay pagsamahin po natin ito, mga mamsi. At upang mahatak natin ang kasaganaan, ay iwasan po natin na wag na po nating lagyan ng picture ang ating mga wallet. Katulad nito, mga mamsi, ang wallet na ginagamit ko ay ito na po ang nilalagay ko. At pagkatapos nito, mga mamsi, ang bawat compartment ng ating wallet ay nilalagyan ko po ito ng pera, kahit na kunting halaga lamang. At pagkatapos naman, dito naman, mga mamsi, ay lahat ito mayroong nilalaman. At dito naman ay sa gitna, nilagay ko ang coins dito na basta't meron yan, mga mamsi. At dito naman po, huwag po nating hayaan na lagyan po natin ng mga babayarin dito sa ating mga loob ng ating wallet, mga mamsi. Dahil po, kapag naglagay na tayo niyan sa ating mga wallet, halimbawa yung mga bayaran natin or yung mga bills na yung mga pinapadala natin na kunwari yung mga resibo nilalagay natin dito at nilalagay natin dito, mga mamsi, ito po ay nag-aakit ng mga marami pang babayarin or marami tayong paggagamitan ng pera, mga mamsi. Ito po pala ang dahilan kung bakit minsan, mga mamsi, ay hindi lang po minsan ito, mga mamsi. Hindi pa po dumating ang ating mga pera or ating mga sahod ay ito po ay hindi na po mailagay dito sa ating wallet, mga mamsi. Bakit?
dahil po sa ating mga nilalagay dito na mga resibo, na mga bayaran, mga mamsi nilagay natin sa ating wallet, ay yun po ay nag-aakit ng mga babayaran po natin, mga mamsi. Kung kaya, kung naintindihan nyo ang ating mga sinasabi dito, mga mamsi, nasa pungsoy ito, mga mamsi, ay bawal po nating lagyan ito ng picture o kaya mga bayarin or mga bills na mga kung ano-ano pa yan, mga mamsi. Ang wallet natin ay kailangan pong malinis lamang, mga mamsi. Ang ilalagay po natin dito ay kailangang pira lamang po natin, mga mamsi, upang ito po ay mag-akit ng marami pang pira na papasok sa wallet na ito, mga mamsi. Huwag na po nating ugaliin na maglagay po ng mga bills sa ating wallet or picture sa ating mga wallet, dahil po ito ay nag-aakit lamang ng pagagastusan, mga mamsi. Kung kaya, sana po ay iwasan na po natin na lagyan ng kung ano-ano pa ang ating mga wallet para ito po ay maghatak ng kasaganaan. Dahil ang mga nilalagay po natin dyan na mga bills or mga sinusulat natin na mga babayaran, mga mamsi, ayan po ay inaakit niya ang mga marami pang pagkakagastusan natin. At yung mga picture naman, mga mamsi, ay inaakit niya po na ang pirang ito, mga mamsi, ay napupunta sa ating pamilya lahat, pero hanggang wala na tayong naiipon, mga mamsi. Ito po ay hindi naman natin pinagbabawal, na siyempre kailangan po natin na tulungan ang ating pamilya kung kaya tayo ay pumunta sa ibang lugar upang makatulong. Pero ang ibig kong sabihin dito, mga mamsi, ay kung halimbawa meron kayong daladalang picture, mga mamsi, ay bumili na lang po kayo ng album. Doon natin ilagay ang picture kung gusto nating makita, dahil siyempre nalulungkot tayo. Pero ang wallet natin ay iwasan na po natin na lagyan niya ng mga picture or kung ano man na mga bills, kung ano man na mga babayaran na yan, mga mamsi, dahil yan po ay aakitin niya ang marami pa pong gastos sa ating buhay. Mga mamsi, kung gusto niyo pong makaipon, gawin niyo po ang aking mga sinasabi dito, dahil ito po ay ang sinasabi po ito ng pungsoy, mga mamsi, na 100% ay mangyayari po yan sa ating buhay. Kailangan po natin na i-separate natin ang picture ng ating pamilya at ang ating wallet. Dahil ang ating wallet po ay nilalagyan po natin ng ating kabuhayan. Kung kaya, mga mamsi, bilang respeto po sa ating wallet or sa ating nilalagyan ng ating kabuhayan, ay linisin po natin ito at maglagay po tayo ng mga pampaswerte. Marami po tayo mga pampaswerte na binidyo dyan, mga mamsi, para ilagay sa ating wallet at para po umakit tayo ng kasaganaan. Hindi po, marami rin po akong video na sinabi ko na hindi pwede na maglagay ng picture dito sa ating wallet, dahil po yan ay hindi natin nirerespeto ang ating wallet, mga mamsi. Nabubulol ako, mga mamsi, at nakakalimutan ko yung mga sasabihin ko. Pero ito po ang ating sinasabi dito, mga mamsi, ay katotohanan, at yan po ay siyempre, mga mamsi, mapapansin nyo yan kapag ginawa nyo ang sinasabi ko. Sumunod po tayo, mga mamsi, kung gusto po natin na umasenso sa ating buhay at umakit tayo ng kasaganaan. Lahat yan, mga mamsi, ay para din naman po sa atin. At siyempre, magdagdag pa po tayo ng mga mag-akit tayo ng kasaganaan, mga mamsi, para din po yan sa ating pamilya in the future. At kung susundin natin ang lahat ng ating mga pungsoy expert na yan, mga mamsi, tayo rin po ay magkaroon ng mga maraming benepisyo nito sa ating buhay, dahil po yan, mga mamsi, nasubukan ko na rin po, mga mamsi. Kung kaya, sana po dito, mga mamsi, ay naintindihan nyo ang ibig kong sabihin. At kung hindi naman, mga mamsi, ay mag-comment po kayo sa baba. At kung nagustuhan nyo ang videong ito, please like, share, and subscribe. At
Maraming salamat sa inyong mga, sa inyong lahat, mga mamsi. Maraming salamat sa inyong oras at God bless po.